kayo dyan? Nakakairita ka na eh! Ako? Muntik nang matanggal ang ulo ko eh! Wala akong ginagawa sa'yo! Nasaan na yung iba? Nasa CR. Bilisan nyo na nga. Hoy, Tico. Malapit na tayong sumalang. Sandali na lang. Ang hirap itali eh. Napakakupad. Noni! Noni! Hoy, Noni! Ano, dumating na ba ang ate mo para mag-photoshoot sa atin? Nakafocus lang ako sa isang bagay ngayon. Paasa siya. Ano problema mo, Joe? Nakalakas yung CR ng lalaki. Sabik pa naman ako sumingot ng katawang pawis na pawis. Naku, ewan ko sa'yo. Hoy, Tico! Ano ba kasi sinusuot mo? Bakit ang tagal mo dyan? Sandali! Ang sikip kasi nitong pantalon eh! Ano ba sinasabi mong masikip? Labas dyan, tutulungan kita. Patingin nga niyan. Dali, labas na. Nasaan? Hoy mga sister, tulong naman dyan. Bilisan nyo. Talaga, Tico, ang pangalan ko, Kuditi. Alam nyo, nabibilang ang pamilya namin sa angkan ng mga militar. Kaya naman umaasa ang papa ko na papasok din kami magkapatid sa military. Kaso hindi eh. At yun naman ang dahilan kung ba't nangyari ang lahat ng to. Magaling, Tay! Maaasahan ka! Hindi! Ayoko ng damit yan! Ayoko yung suot yan! Tay, huwag ka na tapos! Ayoko ka! Basta ayoko niyan! Hindi ko yung suot ng damit yan!
Ang dami ka naman! Ano ba, te? Magbihis ka na ngayon din. Bibigyan lang kita ng 15 segundo para magpalit ng damit. Pagkatapos ko magbilang at wala ka pa sa kotse, humanda ka sa akin! Handa! Bilang! Isa! Dalawa! Tatlo! Bilis! Apat! Bilis! Sa wakas! Nandito na tayo. Ayan. O ano, ayos lang kayo? O sige na, baba na. Baba na. Good morning, sir. Halika. Uitik. Bilisan mo. O sige, halina kayo. Sir, humihingi ako ng permiso. Naisip ko kasing isama rito ang dalawang anak ko para manood ng drill. Walang problema. Magsisimula na. Talaga ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ko ang pangalan ng pamilya natin. Ano, ayos ba? O, sige! Ayun, nakikita mo yun? Opo. Bakit ba humiwalay ka sa amin kanina? Ang lakas na loob mong magpakalat-kalat sa gitna ng drill? Buti hindi ka nasaktan! Uy, Papa! Bakit? Mukhang umihi si Tik! Saan? Sa shorts niya! Huh? Yuck! Ang panghinyan! Masyado ka bang ginabahan kanina? Tumayo ka na dyan, Tik! Dali na, umuwi na tayo! Bilis, tayo na! Sumunod ka na! Tandaan mo, Tik, ang mga pantalong labasa ng ihi, dapat isinasampay agad sa labas ng bahay pagkatapos itong malabhan para hindi bumaho. Sige, isampay mo na yan at kailangan ko pang tapusin yung iba pang lalabhan. Uy, may maliit na bulati. Maging aktibo ka. Ah, magandang umaga. Magandang umaga rin. Kumusta? Ayos lang. Siya nga pala. Kasama ko rito, ang anak ko. Gustong-gusto niyang pumasok sa Navy. Alas 3 pala ng umaga. Gising na! Nagpapasama sa akin! Hindi ba, Tik? Mukhang may nakalimutan siya. Malamang nakalimutan niyang nasa Navy pa rin ang papa niya. sundan ko muna siya. Tik! Hoy, Tik! Hanggang kailan niyo ko ipapahiya? Ang magaling mong kuya na si Tay, hindi pinasaantes niya. Kaya sa'yo na lang ako umahasa. Pero ayokong pumasok sa Navy. Ang isang lalaki dapat nasa military. Ang buong pamilya natin, pumasok doon. Ang kuya mo, gusto niya.
Sabi niya mag-a-apply agad siya sa oras na makagraduate siya. Usapan to ng mga tunay na lalaki! Ganon? Kung usapang lalaki, hindi ako interesado dyan. Bibigyan kita ng oras. Pero 20 segundo lang. Bilang! 1, 2, 3! Pa! Desperado kayong ipasok ako sa Navy! At bakit naman hindi? Kasi... Eh, kasi ano? Excuse me po! Excuse me po! Alam niyo po ba kung saan dito nakatira si Big Mama Pupay? Kanina pa po kasi kami paikot-ikot eh. Tetma. Oo nga. Naku, mukha yatang malaki ang talo nila sa sugal. Tulala tayo. Papulan ko kaya. Mabuti pa, hanapin na lang natin. Buti pa nga. Gora. Pa, kasi... isa akong bakla. Anong? Bakla! Tinawag niyo ba kami dahil tutulungan niyo na kami, kuya? Hindi ko kayo tinawag, kaya umalis na kayo! Pag hindi pa kayo umalis, babarilin ko yung silikon sa dibdib ninyo! Babarilin yung silikon natin? Gawin na tayo! Tayo! Imposible to! Bakla ka? Magandang umaga sa inyo! Sir! Sa araw na to, babaguhin natin ang pagsasanay ninyo ng walang hawak na armas. Sa practice na to, inaatasan ko kayo na alamin at gawin ito gamit ang inyong lakas. Handa na! Tikas! Pahinga! Ganito, meron sana akong pabor na hihingin. Kasi yung isa kong anak na lalaki, medyo naguguluhan. Baka pwede niyong isama sa drill para lumabas ang pagkalalaki niya. Sige po, sir. Ayan siya. Anak niya yan? Oo. Present po ako. Wala kayong disiplina! All of you! Down! Ba't nakaalsaya yung likuran mo? Kumusta ang anak ko? Unang-una, talaga po bang anak niya yan? Oo naman. Mukhang hindi namin siya pwedeng tanggapin. Bakit naman? Malamang po kasi mawala sa focus sa mga kasama niya sa training. Pero alam nyo kasi, umaasa akong bibigyan siya ng 3 araw para mag-training. Para sa akin, mas magandang nasa bahay na lang po siya bago pa mawasak ang karangalan ko. Dapat din niya. Dahan-dahan lang po, tita. Yan, ganyan. Ang ganda mo naman. Talagang di ganda. Gina, Gina. Sa tingin ko, kailangan kong gawin to. Kapag nalaman kasi ni Papa ang totoo, siguradong ipapadala niya uli ako sa Navy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, ulitin mo ng mga ngiti. Tik, 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 tik.
taas ang paa. Sige, isa pa. Sige, ikot lang. Ikot! Ba't pumayag kang pumunta rito? Ang tarat pa yan. Para lalo maging bakla ang anak natin. Naku, pwede ba? Huminahon ka lang dyan. Wala ka lang magagawa kung bakla talaga siya. Intindihin mo na lang ang anak mo. Naiintindihan ko. Gusto mo talaga ng anak na babae. Pero huwag naman sanang peke. Kung ganun, bigyan mo ako ng isa. Ano, kaya mo ba? Makakaya mo pa kaya? Sige lang, ganyan. Tik, 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 tik! Ay! Ay! Tumayo ka na kagad dyan at umalis ka na! Ayoko na may sirena rito sa bahay! Tik, 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 tut, 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 tut! Grabe, ang sungit naman ng papa mo. So, sige, sa tingin ko nga, kailangan ko nang umalis. Mami, paalam po. Papa, alis na po ako. Hindi mo ako, papa! Wala naman akong ginagawang masama. Bakit kaya nagagalit siya sa akin? May sinasabi ka ba, tarat? Mag-iingat ka sa akin, ha? Pag naka-tsempo ako, sisipahin kita. Hoy! Hey! Ang ganda mo naman, sister. Wala kang kasing cute. Palabasin niyo ako! Bakit niyo ba ako kinulong? Paglabas ko, humanda kayo lahat! Sisiguro kayo! Hoy! Palabasin niyo ako dito! Ayaw nga namin, pinagbantaan mo kami kanina. Oo, ayaw! Kumanta talaga kayo sa akin! Grabe, ang pogi ko niya. Pogi talaga, maniwala ko sa inyo dalawa. Ang sexy pa. Patay! May baklang binubuli. Bumalik tayo sa taas. Malamang hindi magtagal sa buhay niya. Hindi siya bakla. Rinig naman ang sigaw niya, lalaking lalaki. Ay, yung mga bully na yun, hindi mo ba naririnig? Bayot! 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 Baka madamay pa tayo dyan, hindi ka na. Ay, ano ba? Sumaya ka, tapigyan mo ba? Hoy! Ako, ako naman. Wala nang tubig eh. Ano ba gusto niya mangyari? Eh, tabo na lang. Oo, tama ka na. Sumusobra na sila. Hindi na ako makapagpigil. Kailangan turunan ng leksyon ng mga yan. Jo! Huwag na! Teka! Si Jojo! Baka hindi na ba? Isa din na. Mga natin pag-isulit tayo. Jojo! Aray! Siya sinuntok. Tutulungan ka na nga eh. Ay, sorry. Ngayon, saan natin siya dadalhin? Sigurado magagalit si teacher. Iwan na lang muna natin siya. Yan ang pangarap niya, hindi ba? Nasaktan nga ba siya kung nasisiyahan? Ako si Nani. At yung panayan siguro dahil sinuntok mo kanina. Sorry. Siya si Jojo. Aray! Dahan-dahan sabi aba, eh. Akala ko hindi ka masasaktan dahil makunot ang balat mo. Parang elepante. At yung nagkukunwa rin nurse dahil pangarap niya, siya si Aki. Siya ang katulong namin. Ako naman si Tik. Tik lang talaga? Bakit? Okay lang naman ang Tik ka. Pero hindi chikan dating eh. Mag-isip tayo ng bagay sa kanya. Sige, Tik-Tik na lang. Ba? At ano, parang pangalan mo, inuulit? Dapat yung mas maganda. Kotik. Ang pangit naman nun. Kung mag-isip ka rin lang. Oh. Ano kaya kung... Tiko, okay ba yun? Mukhang okay naman. Cute pakinggan. Nakita niyo na, ma'am? Walang epekto sa amin ang amonia. Hubad na katawan ng lalaki ang gumigising sa dugo namin. Oo na. Kung ganun, bahala na muna kayo rito. Sige po. Gusto niyo po ng kopya? Ayoko nga. Anong nangyari sa akin? Sinipa ng kapatid mong si Tay ang bola. Dumiretso yun sa mukha mo kaya nawalan ka ng malay.
Saan ka ba kasi nakatingin at hindi mo na ilagay ng bola? Oo nga. Ah, naalala ko may babaeng kumukuha ng picture sa akin kanina. Siya si Nan. Siya nga pala ang kakambal ko. Pinakiusapan ko siyang mag-photoshoot. Kakambal? Transsexual ba siya? Ang ganda niya, ha? Mali ka, babae ako. Walang niretoke sa akin. Dizygotic twins ang tawag sa amin. Alam mo ba yon? Dizygotic twins ba? Mga baby pa kayo, naghati kayo sa itlog, tama? Kaya ngayon, tig-isa na lang ang itlog niyong dalawa? Itlog sa ovaryo ang tinutukoy nun at hindi yun laging laman ang isip mong yan? Ikaw talaga? Teka, pakiusap lang umayos kayong dalawa, ha? Lalo na pag nandiyan ang sister ko, pwede? Patingin nga muna. Teka, ha? Itsura mo dyan, parang tatakbo. Tama na, dinan natin yung iba. Teka ko muna. Nakakatawa talaga si Noni. Itsura niya dyan, parang kumapalon siya. Kapalon ka ni Noni, pero ngayon lang kita nakita. Kasi, nakatira ako kay Daddy sa London. Si Noni naman, nandito kasama ni Mommy. Pero sa tingin ko, dito na rin ako titira kasama nila. Pero maganda ron, hindi ba? Galit ako sa dad ko, kaya bumalik ako dito. Masaya ka na? Masyado kasi ako matanong eh. In love kaya ata? Ako? In love? Hindi ah! Sinong nagsabi? Yung tunog ng gitara mo. Bakit naman? Ganito naman talaga ako tumugtog, ah. Hi, Tik. Mula pagkabata, nakikita na kita. Kaya ba't di ko malalaman? Kung talagang in love nga ako, dapat sinabi ko agad sa inyo nung una. Una ko kayong sasabihan. Wala ba kayong work ngayon? Nabawasan ang pasok ko. Kumuha si boss ng sexing babae kapalit ko. Sino ba magkaka-interes sa matandang tulad ko? Hindi ba? Pero okay lang. Dahil nabawasan ang pasok ko, ibig sabihin maraming oras ang pahinga. Ang sarap nun. Tita! Sa loob po ng isang taon, hindi na ako magkukunwaring bakla. Grade 11 ka na. Ang bilis ng panahon. Lumipas na agad ang isang taon. Naaalala ko pa ang araw na yon, nagpatulong ka sa akin kung paano maging isang bading. At ang sabi ko sa'yo, nababaliw ka na. Ang pagiging bading, hindi tinuturo. Kusatong nararamdaman. Sinabi ko naman sa inyo ang totoo eh. Pero tinuruan niyo pa rin po ako. Oo. Ayoko makakita na nagpipigil. Pero ayoko rin namang suportahan yung mga nagkukunwari lang na bakla. Yun na nga, tita. Pagpapasok na ako ng college, magiging laman ako ng mga disco. Mambababae ako. Maglalaro ng pool at magpapata ng balat. Ano yan? Ano to, tita? Ang sarap ah. Wine yan. Tama na. Penge pa. Mahal yan. Lagi mong sinasabi yan. Eh, ikaw naman umiinom araw-araw. Halagang 100 lang araw-araw. Halagang 100 araw-araw. Minsan nakita kita, inom ka ng inom hanggang maubos eh. Wala ka nang pakialam doon. Umuwi ka na nga. Tatalakan na naman ako ng papa mo pag nakita ka rito eh. Oh, sige. Uwi na ako. Bye. Dick? Ha? Huh? Ang poise mo. Sige, Tita Pupay. Alis na ako. Bye-bye na. Okay na ba? Hindi na ba halata? Bye-bye. Sinipa mo yung bola ko kanina para lamang asar. Gusto niyo ng away?
sa kaibigan ko, papalaga? Huwag mo kitulak, Aki. Aba, ang tapang ng matabang bakla. Hindi ko mo bakla, kakayan-kayanan nyo na kami. Jojo! Ano ba yan? Tama na yan! Kahapon, nalaman ko may apat na estudyante na nagsimula ng gulo sa eskwelahang ito. Ngayon, sinasabi ko sa inyong lahat na wag na wag niyong gagayain ang ginawa nila. Pero sila po nagsimula ng lahat. Tumahimik ka! Matanong ko nga kayong apat, may nagawa ba kayong maganda para sa school natin? Sir, ang mga babaeng yan... Hindi sila babae! Tama. Exclusive ang school natin para sa lalaki at hindi sa babae! Hindi sila babae, sir. Sorry, sir. Kaya walang puwang para sa inyong eskwelahang ito. Ito ang Mansom High School at hindi namin kailangan dito mga katulad ninyo. Sige na, bumalik na kayo sa hanay nyo. Sige na. Ngayon, magandang bagay naman ang pag-usapan natin. Madalas ka bang pumunta rito? Hindi eh. Susunduin ko lang ngayon yung kapatid ko. Bad na lang ako. Teka, sandali lang ah. Ha? Ayan, QR code ko. Ano yan? Bilisan mo na. Hindi ako basta nagbibigay ng code, ha? Kala mo maganda ka? Pakipot po eh. Ano? Talaga? Pakialis mo nga yan. Hindi pwede yan. Hindi dapat masira ang reputasyon mo, kaya kailangan gumawa ka ng paraan. Kung volleyball kaya... Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita hindi ako bagay sa larong yan? Ang larong volleyball, para sa mataas tumalon at malakas mag-smash. Kung ganon, sumali tayo sa Miss Longan Beauty Pageant. Nakakatunaw naman ang tingin niyo sa akin. Tatahimik na nga lang ako. Bobita! Kasi naman, wala ka pa talagang maisip na maganda. Puro sablay eh. Tama. Alam ko na. Ipadala natin si Jojo. Sa isang Thai fight boxing match. Isang matabang baklang boxer. Sigurado magiging viral yun sa YouTube. Sige, push mo pa. Okay yun. Total, kamukha mo naman si Buakaw eh. Kung ikaw na lang kaya labanan ko sarili. Relax lang, sister. Tinutulungan ka na nga. Teka, kung ito na lang kaya... Join the music contest! Nan! Uy, Cartoon! Sigurado bang walang dati? Oo naman, nagsaset up sila ngayon sa Concert Avenue. Nasaan yung sinasabi mong banda? Ayan. OMG! Magtitrain tayo ng banda ang tututok sa kabaret! Banda ng kapatid ko yan. Kabubo lang nila para sa Thailand Rock Band Contest. Kasali ang dad ko sa magpapakontest. Gusto mo ilakad ko sila. Pero mas magiging madali kung may talent sila. Okay lang, wag na siguro. Hayaan natin silang lumaban. Bakit mo kami dinala sa tulad niya? Ha? Aba! Ayusin yung pananalitaan nyo kung ayaw nyo makatikim ng sampal. Sasampalin ka raw. Pasensya na, pero wag na lang kayong tumuloy. Bisexual at rock music? Hindi uubre yan. Nung bata pa ako, at nung nakita kitang tumutugtog ng gitara, hindi ko naman inisip kung ano talaga yung kasarian mo eh. Isa lang ang alam ko nun. Masarap kayong pakinggan. Bigyan nyo sana ng pagkakataon ng banda ko. Sige na. Pumirma na lang kayo rito. Pero tulungan na kita. Parang may ipapakita ko kay Dad pag nagtanong siya. Hi, Poggy. Oh
Jojo. Bakit po? Mag-solo ka. Okay. Anong sabi ko sa'yo? Bilang isang banda, pakinggan niyo ang isa't isa. Sa iisang rhythm, iisang puso, sa iisang kumpas. Tiko, kunin ang chord. Magsimula ng dahan-dahan. Ngayon, sumunod yung iba. Konting bilis. Bilis pa. Nani? Anong sabi ko sa'yo? Gina? Akin, kailangan mong mabot. Bilis pa. Magpahinga naman muna tayo. Pagod na ang katawan ko. Kung ang makina nga tumitirik, tayo pa kaya? Kapag nilibing ka, mas mabagal ka mabubulok kaysa sa plastic. Ituloy ninyo! Tita naman, hindi ko na talaga kaya. Tignan mo mga kamay ko, nangangapal, puro kayo na. Kung takot kang mabiyak ang kuko, gumaspang ang kamay, at gumulo ang buhok mo, umalis ka na. Ang drums ang susi sa tamang tempo. Importante sa banda. Meron ka na bang nakabisado? Baka naman, pati utak mo puro taba na. Hindi yan malabo mangyari. Susundan ko siya. Kakalma rin yung tita. Patay. Sigurado ako na magkakaroon ng bagyo ngayon. May Navy kasing pumasok sa bahay ng bakla. Hindi mo lang pala nakumbinsin na maging bakla ang anak ko. Oh. Nagawa mo rin siyang isama sa iyong mga alaga. Nasaan ang anak ko? Paano ko malalaman? Hindi naman ako ang ama niya. Kung ikaw nga na ama niya. Hindi alam kung nasan siya, ako pa kaya. Tita, si Jojo. Pa. Tama! Ako nga ito. Tik, halika, sumama ka sa akin. Dali! Ha? Wala ka mapapalang maganda sa kasasama sa baklang yan! Tik, inuutusan kita. Tigilan mo na ang kasasama sa mga taong katulad ng mga yan! Pero mga kaibigan ko po sila, pa. Kaibigan? Kaibigang bakla! Patay. Tara, tayo na. Inuutosan uli kita. Umalis ka na sa bahay na to sa loob ng 2 minuto. At sa loob ng 3 minuto, nasa bahay ka na dapat. Sumunod ka! Baka pwedeng 5 minuto. Sa 5 minuto, may mamamatay! Mabuti pa, ilaan nyo na lang ang utos nyo sa mga tauhan nyo, pa. Sige, mas piliin mong sumama sa mga kaibigan mong bakla! Sandali. Bakit? Kung papasok ka uli sa bahay ko, sa harapan ka man dumaan, o kahit na sa likod, tumuloy ka lang, walang problema sa akin. Tayo! Tita! Hindi ko na alam ang gagawin. Tita Pupay! May nangyari! Anong problema? Si Jojo! Buntis siya? Text siya sa akin, hindi maganda. Patingin? Ah,
ang alam ko, nandito lang yung shop ni Jojo. Salamat. Thank you. Magandang araw po. Jawa niya ba yan? Tatay niya. Pareho sila ng katawan. Oy! Ba't kayo nandito? Nandito kami para ibalik ka sa banda. Shhh! Pasok kayo dito. Bakit ba? Baka pwedeng bumalik ka na sa amin. Mukhang malabo na mangyari yan. Kailangan kong tulungan si Papa sa pagtitinda. Kaya ka umalis. Natatakot ka. Jojo! Blueberry choco banana. Okay po. Kasi parang hindi ko talaga kaya eh. Hindi ako pinanganak para tumugtog ng drums. Kaya mahirap para sa akin. Huwag yun na sana akong pilitin. Pabayaan nyo na lang ako. Kung kaya mong gawin yan, tingin ko, pati sa drums, madali lang para sa'yo. Ngayon, alam ko na kung paano ka tuturuan. Jojo? Tita? Handa ka na? Ang totoo, hindi pa. Maupo ka na. Kaya mo yan. Sige na. Chocolate. Hindi ganyan. Kunwari gumagawa ka ng ice cream. Ah, alam ko na. Chocolate? Sa akin. Mais. Dalawang palo. Tatlong palo. Ah! Nagawa ko! Tara! Warang tula ka? Akin na. Ang lapad kasi nito eh. Nakaharang sa daan. Kayanin kaya natin. Kaya nga susubukan natin eh. Tama, wala naman kasing mawawala. Uy! Gusto mo na kasama? Baka hindi niyo alam kung saan pupunta. Ano pangalan mo? Hi! Uy, yung mista yung kakate. Sali mo marka siya. Masakit! Ang dahil naman! Huwag mo masaktan! Hindi ko lalaban! Wala na sila. Kahit kailan talaga hindi ka nagpapauna eh, no? Ang babagal niyo lang talaga. Sino mabagal? Tignan natin mamaya. Uy, relax ka lang. Guys, hintayin niyo naman ako! Teka na! Tara! Tico, sino sexy sa mga yon? Siyempre ako. Tita! Sandali, nasaan yung iba? Kumabol sa mga lalaki. Hindi man lang nila ako hinintay. Standby kayo, 5 minutes. Uy, ano naman ba to? Parang hindi ko yata kaya. Dadagnan yata ako. Umayos ka nga. Naku, Jojo. Wala kang matres. Huwag kang managinip. Makinig kayo. Matatanggap niyo ba na ang lahat ng mga pinaghirapan natin mauuwi lang sa wala? Tandaan niyo. Dapat iisang puso. Iisang kumpas, sumabay sa rhythm,
at sumabay sa kumpas. Tama. Aakit tayo mamaya sa stage bilang rock angels. Kaya hindi ka dapat matakot, Jojo. Nan, ibigay mo sa akin yung pinakamagandang bang sa balat ng lupa. Kerry? Kahit may maganda kang bangs, kung ganyan pa rin ang mukha mo, wala rin mangyayari. At yun naman ang banda na pinakahihintay niyong lahat, hindi mga lalaki, hindi rin mga babae. Salubukin natin ang Rock Angels! Sinulat ko ang balad na yan para sa iyo, Tik. Kaya ang kinimusana. Hentang, hentang, may mulalang yan. May itong may labuan kayo ko. Dukon, dugyan, tanggat na pwede. Bilisan nyo. Umuwi na tayo. Pero Tita Pupay, hindi ba natin hintay ng resulta? Para mapahiya? Ah, buta nandito pa kayo. Ipagpaumanhin nyo sana. Ang totoo, paalis na kami. Kaya lang ang babagal kumilos sa mga bata. Magliligpit lang sila tapos tahimik kami na alis. Wag naman. Wag kayong magmadali. Hindi ako nandito para mangasar. Gusto ko kayong i-congratulate. Dahil lang banda nyo, pasok na! Pasok na tayo! Pinira lang ang tulad nyong banda. Huwag muna kayong umalis. Kukunan namin kayo ng picture sa stage. Congrats! Congrats! Ano ba? Pwede ba kayo maigay dyan? Ay! Pasensya na po. Tagapagtanggol ng bahay. Tagapagtanggol ng bayan? Oo nga. Tingko, sumunod ka na lang ha. Hihintayin ka namin. Sumunod ka na agad. Bilisan mo naman, Noni. Tumulong ka kaya? Akin yung pala pumumot. Sandali, padaan muna ako, Jojo. Akin na, maglalatag ako, ano ba? Ba! Patulog ba! Oh, anong problema, Tay? Ingit na naman sa akin ng mga kaibigan ko. Oh, bakit na naman? Ako kasi nanguna sa midterm exam sa amin. Ah! Opo. Sa oras na makatapos ako, kukuha ko ng equivalence test. Ang galing talaga. Ang galing. Kahit kailan talaga pinabibilib mo ko, the best ka talaga. Sa totoo lang, maraming nagsasabi. Basta huwag lang lalaki ang ulo mo, ha? Ipinagmamalaki ka namin. Ah, Tik! Saan ka naman pupunta? Matutulog ako sa bahay ni Tita Pupay. Gagabihin kasi kami sa pagpapractice eh. Nag-qualify ang banda namin sa next round. Congratulations! Salamat ma! Masaya ako para sa inyong lahat! Sasabihin ko sa mga kaibigan ko, iboto ang banda niyo para kayo ang manalo. Sana kayo mag first place! Sana nga po ma! Hoy Tik! Naiisip mo ba ang pamilya mo ha? Narito lang ang bahay natin! Bakit kailangan mo matulog sa bahay ng baklang yun? Honey, nandyan din kasi ang mga kaibigan niya. Kaibigan? Ang mga taong yun. Hindi niya dapat maging kaibigan. Ay, ang hirap naman kasi sa'yo. Masyado mong ini-spoiled ang batang yan eh. Sige po pa, sige po ma'am. Bye. Hoy Tik! Lintik! Ikaw may kasalanan ng lahat eh. Eh ano naman? Ano ba mawawala sa atin? Malaki ang mawawala sa atin. Tingnan mo kung ano nangyayari sa buhay niya. Huwag mong sabihin walang halaga yan. Oo, may halaga. At para sa akin, walang mas mahalaga kundi ang kaligayahan niya. Kaya ayos lang sa akin kung ano man siya ngayon. Ikaw na naman ang hindi makatagap sa kanya eh. Diyan ka na nga! Hoy, huwag mo akong talikuran. Kung sa simula pa lang, hindi mo na ini-spoil ang batang yun, hindi mangyayari to. Huwag mo akong talikuran. Hindi pa ako tapos magsalita. What?
Ang sabi ko, may gumawa ng Anti-Rock Angels page. Patingin nga. Tignan mo, may higit 100 na ang likes. Patingin din ako. Kasalanan na sa kanila. Pwede ba? Huwag kayong mag-alala. Tingnan nyo to. Kahit magkaroon pa tayo ng 100 haters, million-million naman ang supporters natin. Tingnan nyo. Oh! Ah, talaga? Totoo ba yan? Akin na, patingin nga. Sandali. Ano yun ba ang itsura natin ano sa stage? Ano ba? Design lang yan. Sandali, sino bang gumawa niyan? Ako. Talaga? Palakpakan natin. Wala yun. Dahil lang naman dito, kilala na ngayon ang Rock Angels sa buong bansa. Talaga? Buong bansa? Ano ka ba, Jo? Okay ka naman kung makapag-react. Ibig sabihin, mapapaligiran na tayo ng mga fan. Para batuhin ka? Grabe ka naman. Mamahalin nila ako, no? Tita, bakit ba kailangan kumalat ang balita sa buong bansa? Ngayon, nangiisipin tuloy ng lahat na bakla talaga ako. Paano ako babalik sa normal kong buhay? Anong dapat kong gawin? Sa tingin ko naman, nagustuhan mo ang pagiging bakla. Tanungan niyo naman sana ako, tita. Hindi mahirap ayusin ang problema mo. Nasa sayo yun kung haharapin mo. Anong dapat kong gawin? Sabihin mo ang totoo. Kung gagawin ko yun, magagalit sa akin si Papa. At ipapasok niya ako sa Navy. Pati bandmates ko, siguradong magagalit din. Ang tanong lang, masaya ka ba ngayon? Sa ganitong klaseng buhay? Sure ng outfit natin sa susunod na round. Buti pa gumawa tayo ng design. Ano kaya? Ano kaya? Natutulog ng tao. No? Dapat siguro tabihan natin siya ngayong gabi. Baka naman bangungutin tayo. Bangungut nga yung ginawa natin sa kanya. Tiko, tanggalin mo yung zipper. Tatanggalin yung zipper? Oo, basa pa yung kuko ko eh. Bilisan mo. Tagal mo naman eh. Teka, huwag ka naman magmadali. Yan, tapos na. Yung bra naman. Pati ba naman yan? Bilisan mo. Dali na, bakit ba ang bagal mong kumilos? Sige na, Tik. Oo, ito na. Ano, tapos na? Oo. Salamat, ha. Anong problema? Anto ka na? Oo, kanina pa. Thank you.
Nan? Anong ginagawa mo? Ang band logo natin. Talaga? Ang ganda! Cheers tayo. Cheers? Teka, nagpalit ka ng kulay ng kuko? Patingin nga. Gusto mo yan? Hip-hop, 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 hip-hop. Wala lang. Bakit? Nyo dahil sa isang ladyboy group. Ano masasabi nyo? Para sa kaalaman ninyong lahat, ang Mansom High School, matapos ang mahabang panahon, mukha yatang nakahanap na ng magagaling na estudyanteng sisikat. Kaya nga lang nagre-rebelde ang boss. At sa taong ito, masasabi kong halos wala na rin kaming estudyante nagre-rebelde. Ginawa ko kasi ang lahat ng paraan para maging mabait sila. At isang bagay pa yun ay kinatutuwa ko. At kaya nga lang, pala, yung mga estudyante. Mr. Thanom. Natutuwa ako dahil nahanap mo ang magpapasaya sa'yo at mukhang magtatagumpay ka, anak. Masaya talaga ako para sa banta nyo. Siguradong kausap ngayon ang papa niya ang litrato ng mga ninuno nila. Patawad po. Patawad dahil sa akin ang galing ang magbibigay ng kahihiyan sa ating pamilya. Patawarin niyo ako. Lolo ko sa duhod. Lolo. Papa. Pa. Patawad po. Uy! Mama Tico! Mama? Tama. Pangarap ko kasi ang maging katulad mo. Pwedeng pa-autograph? Ikaw pala yon. Nang dahil sa'yo, pinalitan ng anak ko ang pangalan niyang Mark at naging Mandy. Hindi ako yon. Aba, mukhang sikat ka na talaga, ha? Nga pala, Tico, marunong ka magluto? Ako? Mm. Hindi eh. Madalas magpatulong sa akin noon ng mama ko. Pero hindi ako natuto eh. Paano ka naging babae? Siguro, hindi talaga ako dapat maging babae. Uy, Tico, ano bang tipo mong lalaki? Ayoko sa kanila. Ha? Siguro sa edad kong to, hindi pa ako naghahanap ng karelasyon. Pero kung lalaki ako, yung tipo mo ang gusto ko. Bakit naman? Kasi sobrang cute mo eh. Kaya lang hindi ka naging lalaki. Sayang naman. Lalaki talaga ako, Nan.
Tiko, mabuti pa. Mauna ka na. Kailangan ko pong dumaan sa bahay para kumuha ng charger. Dead bat na eh. Ayos lang. Iaangkas na lang kita. Sige, sakay na. Pwede ba ako mag-drive? Sandali, tigil mo muna. Opo, sige po, titigil na po. Baba! Naku, kasalanan ko, pinag-drive ko siya. Ako ang may-ari ng motor na yan. Mading ka ba? Halata ba? Magsusuot ba ako ng ganito kung hindi? Ang alam ko, magagaling sumayaw ang mga bading. Naku, expert siya. Bading ka? Bakit naman? Baka kasi hindi ako maging komportable ng gawin ko. Nan! Huwag kang bumabit sa akin ng ganyan! Bakit naman? Siguro naiingit ka sa asin ko, no, ha? Naiingit ka? Ayan, tapos na. Salamat, ha? Naku, may sugat ka. Hmm? Meron ba? Meron. Hindi ko naman ramdam, eh. Natatakot ka? Aba, at bakit naman? Wala yan. Ayos lang, ha? Oo. Tingin ka ron. Hindi ba masakit? Aray, sakit naman nun. Oh, sobrang hapde. Sinungaling ka naman eh. Masakit naman talaga eh. Sige na. Patingin uli. Masakit pa? Konti na lang. Miss Nan. Bakit? Kasi, Ma! Nan. Tara. Saan tayo pupunta? Tara, bilis na! Bakit? Sumama ka na lang. Saan nga? Basta! Kamusta po? Kamusta po? May kakambal ang papa mo? Bilis na! Aray, sandali lang! Nan! Ang layo ng binyahe ng papa mo, makita ka lang. Mukhang mahal ka talaga niya. Bakit hindi mo man lang siya kinausap? Eh ikaw, ba't ayaw mo makipag-usap sa papa mo? Nadamay pa ako. Ang mga lalaki mahilig magsinungaling. Naku, siguro naman hindi lahat. Ang papa ko ganun. Nung naghiwalay sila ni Mama, sabi niya hindi na uli siya mag-aasawa.
Kasi mahal niya raw ako. At gusto niyang siya mag-alaga sa akin. Pero kinain niya ang pangako niya. Nan, wala naman sigurong may gustong saktan ng mahal nila. Pero siguro may dahilan kung bakit di natin magawa ang gusto talaga nilang mangyari. Siguro pinipressure ka talaga ng papa mo, no? Nandito ako para sa'yo. Nandito rin ako para sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang umastress sa akin. Sige na, yung masaya na lang ang pag-usapan natin. Tita. Tita. Mahal ko si Nan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito eh. Sina nang una. Ngayon ka lang nakaramdam nito? Paano mo naman nasabing pagmamahal yan? Hmm? Hindi ko rin alam eh. Pero sigurado po ako mahal ko na siya. Kakaiba talaga ang pag-ibig. Hmm? Kahit ang taong hindi pa nakakaranas magmahal, sa oras na dumating yun sa kanya, alam agad niya na nagmamahal siya. Tita, gusto ko lang sabihin sa kanya. Ngayon? Pero takot ako eh. Baka pag sinabi ko na sa kanya, magalit lang siya sa akin. Ano bang dapat gawin? Tita! Tita! Tulong naman! Noni, posible bang magmahal ang bakla sa babae? Ano bang klaseng tanong yan? Ang bakla at ang babae, pareho lang. Hindi siya pwedeng magmahal ng kapwa babae. Pero di ba may mga lalaki nagdadate ng kapwa lalaki? Kaya bakit naman hindi pwedeng makipagdate ang bakla sa babae? Imposible yan. Pinanganak ang bakla para magkagusto sa lalaki. Kapag na-inlove ang babae sa isang bakla, sasabog siya. Ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin, tsak, sigurado, masasaktan siya. Palagay ko kasi in love na ako kay Tico. Isa kang cherry. Cherry? Cherry ang tawag sa mga babaeng na i-inlove sa bading. Mas nagugustuhan nila ang pagiging mahinhin ng mga tulad namin kaysa sa pagiging macho ng mga lalaki. Palagi kang masasaktan pag nagmahal ka. Sasabog ka lang palagi. Lagi mong tandaan, ang mga babaeng cherry laging sumasabog. In love ako sa bakla. Anong gagawin ko? Sumipin ka sa kanya. Ha? Pero, ano ka ba? Wala bang ibang paraan? Meron! Ano naman kaya? Huwag ka nang umasa. Makipag-date ka sa tunay na lalaki. May kilala ka ba na pwede makadate? Para maranasan mo na rin. Ayaw mo nung suot ko? Aba, oo naman. Tico!
ang isang plain top na tulad niyan. Walang panama sa suot ko. Nan, akala ko ba mag-date tayong dalawa? Bakit may... Kuya, manood na tayo ng sine. Eh, Duni. Nan, gusto mo yung palabas? Nan, nagugutom ka ba? Ako nagugutom eh. Gusto mo ba ng popcorn? Drinks? At hotdog? Ano? Okay nga yan. Gutom na rin ako eh. Sabili, isang bagang popcorn. Ano pong popcorn? Kahit ano nyo lang. Kahit ano lang. Ganun. Isa lang po ba? 150 lahat. Heading stock. Popcorn po. Si Tik talaga. Excuse me. Tik, ako dyan. Tik, bumalik ka na rito. Dyan ako. Upo ka. Tik, dito ka na. Umupo ka na lang. Bigay mo na yan. Nan, popcorn o. Nan? Hmm? May sauce ka. Teka, teka. Ako na magpupunas. Ay! Naman! Ano ka ba naman? Sorry, hindi ko sinasadya. Tiko, ano bang problema mo? Kumuha lang ako ng tubig. Tapos nadulas ako. Nananadya ka eh! Huwag kang sumigaw. Magkapatid tayo, kuya. Magkapatid? Ha? Tay! Hindi ko naman sinadya eh! Tama na! Sa suntukan ka lang magaling. Kahit sinong i-date mo, siguradong mapapahiya. Tayo, Nanan. Mag-isa ka! Kung tutuusin kasi, date naming dalawa to ni Tay. Bakit nakikisali ka? Nag-aalala lang ako sa'yo, Nan. Kaya kong sarili ko. Bakit mo kailangan mag-alala sa akin? Kung may mangyari man sa akin, kagustuhan ko na yon. Tayo na, Tay. Alam mo dati, nag-date ako ng babae. Hmm? Seryoso ka? Oo. Kaya nga lang, matagal na yon. Kinikilabutan ako. Siguro ganun din ang pakiramdam mo nung nag-date kayo ni Tayno. Nan, minsan, kapag alam mo na may hindi tama, wala nang dahilan para ipagpatuloy mo pa yon. Basta gawin mo lang kung ano ang makakapagpaligaya sa'yo. Maliwanag? Teka lang. Nakipag-date ako kay Tay. Oh? Bakit sinasabi mo sa akin yan? Feeling ko kasi hindi siya para sa akin. Pero si Kuya, gwapo at astig siya, di ba? Oo nga.
Maraming dahilan kung bakit dapat lang na magustuhan ko siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya nagugustuhan. Napaka-weird ng pag-ibig, hindi ba? Minsan, napakarami namang dahilan kung ba't hindi dapat mahalin ang isa. Pero kahit ganon, sa puso mo siya na talaga. Kapag nangyari yun sa'yo, anong gagawin mo, Tim? Ang gagawin ko, kapag ganon, susundin ko ang puso ko. Diyan, te? Oo. Pagkatapos ng contest, magko-confess na ako kay Tico. Eh, paano pag denied mo kanya? Hindi naman siguro. Kagabi kasi... Nag-ano... Nag-ano? Sabihin mo. Nag-ano... Natulog kami kasi antok na kami. Nag-kiss kaming dalawa. Yeah! Grabe! Nag-kiss talaga sila? Bakit totoo lang kung una ko nakita yan? Kala ko talaga, bading. Oo nga! Siya nga yan! Nagkukunwari lang pala siyang bakla eh. Talaga ako nagkukunwari lang para makasigaw sa babae. Hindi ganyan kami sa bakla. Tingnan mo nga! Ang galing din ng style niya eh, no? Kasi kayo masyadong maingay. Patingin nga ako. Kailan sa sasabihin ko? Alam niyo ba? Magugulat kayo sa balita ako. Huwag kang papalpak mamaya. Oo, ako pa. Ano naman yan? Kunwari lang ang kapatid ko. Hindi siya totoong bakla. Ginagawa niya yon para na makinabang siya. Kasama siya sa grupo ng mga bakla. Dahil gusto niya sumikat. At mga agaw din siya ng girlfriend. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, panoorin niyo itong video. Ayan o. Ha? Kinis niya si Nan? Ik? Anong ibig sabihin nito? Ikaw? Anong ginagawa niyo?
mag-i-start na. Maghanda na kayo. Panoorin mo to, tita. Nagkukunwari lang ang kapatid ko. Hindi siya totoong bakla. Ginagawa niya yun para lang makinabang siya. Kasama siya sa grupo ng mga bakla dahil gusto niya sumikat. Lagi kong hinihiling na sana lalaki ka na lang. Akala ko kasi iba ka sa kanila. Pero hindi pala. Sinungaling ka rin tulad ng ibang lalaki. At ngayon, tapos na ang resulta. At nasa kamay ko na kung sinong mananalo. Ang unang banda na papasok sa final round, walang iba kundi ang Metal Shock! At yung isang banda na pasok din sa final round, ang Rock Angels! Yeah! Excuse me, sir. Yeah? Pahiram nga ako ng mic. Okay. May gusto siyang sabihin. Oh. Sa lahat ng fans namin at sa mga judge, gusto na naming mag-withdraw mula ng banda namin. Uy. Sandali lang. Lilinawin muna namin to. Pasensya na. Pwede bang bumaba muna ang lahat ng banda? Kakausapin lang muna namin sila. Kuya! Ano ba ginawa mo, ha? Hoy, ano ba yan? Tama na! Greg! Ano ba? Ano, ha? Tumigil ano? Na kayo! Kala mo, sabi ko tumigil na yung dalawa! Huwag kayo magsakitan! Sige, ano? Laban tayo! Sabing tama na eh! Hindi ka nagsisisi kahit konti! Dahil sa ayaw mong mag-Navy, nagsinungaling ka sa amin at nagkunwaring bakla! Ay! Tay, tara! Halika na.
Papa. Sorry po sa nagawa ko. Ayoko sa Navy kahit yung nang gusto nyo. Pero kahit ganun, anak nyo pa rin po ako. Papa. Anak nyo pa rin po ako, di ba? Kunwaring bakla, papormahan ko na si Nan. Paiibigin ko na siya. Pero sa mga nangyari, hindi ko na yun magagawa. Pero ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon, Tik. Bakit mo nga ba ako tinulungan? Kapatid kita eh. Hindi ka galit sa akin? Dahil sa video? Kasalanan ko naman yun eh. Nagsinungaling kasi ako. Dapat lang sa akin yun. Alam mo ba, naiinggit ako sa'yo. Gusto ko rin ipagmalaki ako ni Papa, pero hindi ko magawa. Masakit dyan eh. Ay, sakit din sa akin. Kuya, yung sugat mo. Pogi! Gusto mong linisan ko? Hindi na, ikaw na lang lilinisan ko. Sinubukan sa mukha mo. Pumasok yung tubig sa ilong ko eh. O, ikaw naman. Uy, Noni. Makakainom ba kami niyan? Isang oras ka na kayang naghahanda ng tsaa. Sa tagal ko naghihintay sa'yo na manhindaan pa ako, hindi ko na maigalaw. Maghintay ka dyan. Hindi mo ba alam ang tea ceremony? Bubitang palaka. O sige, ikaw na. Oo, ako na talaga, no? O bakit, Jo? Magana ang fest mo sa kaya iya? Namimiss ko na kasi si Tico eh. Huwag mo na nga siyang isipin. Niloko niya tayo. Ang sakit nun ah.
Tagal natin siyang kasama, di natin napansin. Nawala ng radar ko sa bakla? Oo nga, dinungisan niya ang angel group natin. Pinayagan natin makapasok sa grupo ang isang lalaki. Pero kahit na lalaki siya, o Becky, kaibigan pa rin naman natin siya, di ba? Miss Noni, may bisita ka. Hindi ako makapaniwala. Kayong Rock Angels, pasok kayo sa finals. Pero mababaliwala lahat dahil sa akin. Gumawa ka ng gulo. Kaya dapat ayusin mo yon. Alam mo ba dati, member ako ng rock band. Ang akala ko ba, hindi bagay ang rock band at bakla. Kaya nga umalis ako. Nung time na yon, wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanila. Pero kung papipiliin ako, rock music ba? O ang magpakatotoo? Pipiliin ko ang magpakatotoo. Pero alam mo, mali ang naging desisyon ko. Baka kasi, hindi ko naman pala kailangan pumili. Bakit, tita? Narealize ko yun dahil sa Rock Angels. Kaya naman, dapat napatunayan nyo na ang mga bakla, kaya rin nila mag-rock. Tulad nito, tita? Oo. Kaya nilang maging rockista. Maging rockista? Oo. Maging rockista, tita! Naiintindihan ko na ngayon. Nandiyan ba si Mr. Commander? Wala siya dito. Tiko! Miss na miss na kita! Atik! Kamusta ka naman? Okay lang ako. Eh kayo, kumusta? Miss na miss kina namin. Bakit nga pala kayo nandito? Pero lalaki ka na ngayon, hindi ba? Whatever. May practice kasi tayo. Hindi pa rin kita mapapatawad. Kaya lang, hindi ko kayang dumedma sa lalaki eh. Sinong lalaki? Congratulations pala sa reunion ng Rock Angels! Tingnan mo bro ah! Maraming salamat kuya! Noni, naging tuko ka na. Alis dyan, akin siya. Nabuko na siya. Sinuhuni talaga. Uy, Babski, umiiyak ka pa rin? Kasi naman, performance na bukas, wala pa tayong susuot. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Diba? Tayo Rock Angels! Tama! Rock Angels! Rock Angels! Nani? Gawa mo. Gusto ko niya makausap. Pakinggan mo siya. Ayoko sa lalaki.
ayoko makipag-usap sa lalaki! Ah, ayaw mo sa lalaking yon? Eh, sa babaeng to. Gusto mo na ba siya? Hindi ko naman talaga ginustong magsinungaling sa'yo eh. Sorry talaga. Lonnie. Palabasin mo na siya. Palabasin mo na siya. Papa, sa tingin ko, hindi ko kaya maging magaling na sundalo. Pero alam ko po kung saan ako magaling. Gusto kong makita niyo ang talent ko. Gusto ko pong nandun din kayo. Sorry ah, nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo. Na ano? Sasama na siya kay Papa, pabalik sa London. Ngayon ang flight nila. Sa tingin ko, papunta na sila sa airport. Handa na ba kayo? I-welcome na natin ang Rock Angel. Bago ako magsimula, may gusto muna akong sabihin sa inyong lahat. Tulad ng alam nyo, kaming Rock Angels, puro mga bakla ang members namin. Pero ako hindi. Nagkunwari ako, pinaniwala ako lahat na bakla ako. Pero dahil sa ginawa kong yun, kamuntik nang mawala ang mga nagmamahal sa akin at mahal ko. Buti na lang at naayos ko pa. Kaya lang, may isang babae. Siya si Nan. Nan,
sorry talaga. Napakahalaga mo para sa akin. Kaya naman nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. Kung nakikinig ka, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Gusto kita. Mahal kita, Anan. Ngayon, may kanta kami para sa inyo. Tungkol ito sa pagkatao namin. Kung minsan, hindi kami naiintindihan ng ibang tao. Pero ito ang pinili namin. At di namin yun pinagsisisihan. Mo. Thank you po. Alam ko meron pa akong utang sa'yo, anak. Sorry dahil hindi ko natupad ang pangako ko. Ang totoo, kami ni Ann. Matagal na kami nagde-date. Hindi ko masabi sa'yo dahil ayoko masaktan ka. Mahal kita, anak. At nag-aalala ko kung anong mararamdaman mo. Nan, huwag kang magalit. Nan? Hey, good boy.
Bakit ngayon ka lang, Nan? Siyempre, para masastig. Oo nga pala. Pwedeng ulitin mo yung sinabi mo kanina? Anong sinabi ko? Na hindi kami naiintindihan ng iba? Hindi yan. Yung isa pa. Yung nag-sorry ako? Yung huling sinabi mo kanina. Ano ba yung huli? Yung sinabi mong gusto mo ko? Oh, sige na nga. Sasabihin ko na uli. Gusto kita, Nan. Nakakakilig. Ano? Ako para sa'yo? Ay! Nan! Nasaan ka? Yung ganito ang usapan, mas maganda kung mas magkalapit tayo. Sasabihin ko na uli sa'yo. Makinig kang mabuti, ha? I love you, Nan. Ano? Wala akong sasabihin. Ano? I love you too, Tico. Walang iba kundi ang... Ang... Doon tayo, oh. Tara. Eh? Ang... Oy! Saan kayo pupunta, ha? Nan! Miss kita. Kailan ka pa bumalik?
Mike! Pumunta kang London, hindi ba? Hindi pa ako nakakaalis. Buti na lang! Hintay mo ako, no? Ay, sasabihin ko na! Ang bandang nalalo sa finals! Rock Angels! Ang nanalo! Metal Shock! Yeah! Hoy! Ang banda nyo ang nanalo! Nanalo kami? Oo nga, kayo ang nanalo! Ayos! Luz! Lube! Teka. Aalis ka na? You need help, Mr. Commander? Ikaw. Ikaw ba talaga ang rock hero? Ano ngayon? Umalis ka sa banda para maging bakla? Anong masama sa ginawa ko, hmm?